itong gulo sa Russia, sa Ukraine, gulo dyan sa Middle East, ito ay ano pa eh, matagal na ba itong even before pa ng Marcos administration. So hanggang ngayon, ramdam pa ba rin ba ito? Or kakayanin yung mga pwedeng makahanap agad ng pamamaraan ng ating government? Kumbaga, sapat na yung panahon para makapag-adjust tayo at hindi maapektuhan ito? Or sa ibang kadahilanan kung bakit tumataas, lalo na itong sa bigas? So yun, nabanggit mo yung digmaan sa Russia at sa Ukraine that has been going on 2 years na, and most of the supply chains around the world have already adjusted na because of the conflict. Ano? So kumbaga, may mga magsasabi na dahil yan sa digmaan sa Russia at sa Ukraine, medyo hindi na magandang argumento yun kasi nag-adjust na yung mga supply chains natin. Ngayon, ito namang nangyayaring digmaan, halimbawa sa Digmang Silangan, ako, sa Gaza, sa Israel, at ngayon involved na ang Iran. Tsaka yung kanilang mga proxy, ano? Yan naman sa Gitnang Silangan, ongoing yan. At yan yung nagkakos ng volatility sa market natin for petroleum products, ano? Kaya nagkakaroon ng pagbabago-bago sa presyo. That is driven by geopolitics in the Middle East, and as well as yung production cuts ng OPEC, ano? So yun yun. At malaki din yung driver yan, Admar, ha? Malaking driver din yan sa rate of inflation na nararamdaman natin, which ultimately affects na itong sentimento ng ating mga kababayan. Nahirap sila dahil sa taas ng presyo ng bilihin, ano? Pero Admar, may dadagdag ko rin dyan is yung El Nino, no? Kasi yung El Nino nararamdaman natin ngayon, di ba? Napakainit sa ating bansa, ano? Makikita nyo sa mga probinsya, makikita natin yung temperatura, yung mahigit 45 degrees halimbawa, ano? Yan ay nakaka-cause yan ng drought, no? Nakaka-cause yan ng impact sa ating agriculture sector, lalong-lalo na yung mga farmlands na umaasa lang po sa ulan, no? Kasi nga 65% lang po ang irrigated natin na mga farmlands sa ating bansa. Kaya paano naman yung remaining na 35% na umaasa lang sa ulan, no? Kaya yan ay makakaroon po ng impact yan sa ating food security, at inaasahan ko po na mas tataas pa po ang rate of inflation natin sa pagkain dahil diyan sa rate of dahil diyan po sa El Nino. At nabanggit mo, Admar, kung ano bang pwedeng gawin ng ating pamahalan. Sa palagay ko sa ngayon, dahil nga weather phenomena yan, pwede mag-cloud seeding tayo, no, para makapag-induce ng ulan, para magkaroon ng patubig yung sa mga farmlands na umaasa lang po sa ulan, ano, yung mga hindi masyadong irrigated, baka pwede tayo mag-cloud seeding. Pwede rin po tayo na, of course, nandyan yung pag-aangkat. Ang problema rin naman sa pag-aangkat, yung mga bansang pinag-aangkatan natin, Admar, apektado rin sila ng El Nino. So which means, nabibilin din natin yung bigas na yan from overseas, Vietnam, from Thailand, po, halimbawa, na mataas din yung presyo, no? So ang nakikita ko dito na solusyon talaga is dapat yung investment sa infrastructure, particularly sa irrigation na nandyan, at i-improve yung incomes ng ating mga kababayan. Kasi there are 2 ways to tackle affordability, Admar. So unang-una, pwede mong i-tackle yung presyo, no? Kagaya halimbawa, pag-i-invest natin sa agriculture, sa irrigation, at kung saan pa mga sektor na kinakailangan para magkaroon tayo ng sapat na supply ng pagkain, halimbawa. Ikalawang pwedeng paraan sa pag-tackle nito is yung incomes ng ating mga kababayan. Bagamat binabalandra ng ating mga economic managers na sinasabi nila na all-time high, no, ang ating employment rates, which means napakababa ng unemployment rate natin, which hovers around 5%, makikita pa rin natin na mataas pa rin yung tinatawag nating underemployment rate, at mar. So yung underemployment rate na yan, that represents yung kalidad ng mga trabaho. So which means that yung quality ng jobs na generate ang ating ekonomiya, medyo taas yung underemployment. Sabihin nito is may room pa, no, para mag-improve yung kalidad ng mga trabaho. So yun yung nakikita ko, no, pag na-improve mo yung spending capacity ng ating mga mamamayan, at the same time, no, ma-achieve mo yung sufficiency ng pagkain through increased supply, yan yung makikita natin na magiging rason para maging affordable muli, ano, ang pagkain at ang cost of living in general sa ating bansa.